Nagsagawa ng solidarity walk ang daan-daang katoliko. Dumalo dyan si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle at ilang leader na simbahan na may panawagan ngayong eleksyon. Mayulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria! Maris, protektahan ng buhay, press freedom, karapatang pantao, eleksyon at iba pa. Ilan lang yan sa mga ipinanawagan ng Simbahang Katolika sa ikatlong Walk for Life ngayong umaga sa Quezon City Memorial Circle. Daan-daang Katoliko nga ang lumahok sa pagtitipon. Sa kanyang homily, sinabi ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle na ang buhay ay regalo mula sa Diyos, kaya dapat itong itaguyod at protektahan. Kasabay nito, ipinaalala niyang respetuhin ang dangal ng babae na siyang nagluluwal ng buhay sa mundo. Apelan ni Cardinal Tagle sa publiko dahil napapalapit na ang eleksyon, maging matalino sa pagboto para maiwasan ang mga kurakot sa pamahalaan. Kahit wala raw baril ang isang tao, kung gahaman naman siya ay kaya pa rin niyang pumatay. Ayon naman kay Bishop Broderick Pabilio, sana ang people power at prayer power nila sa Walk of Life ay mag-translate sa vote power. Kailangan daw maging mapanuri ang lahat at isa sa mga maaaring gawin ay ang pag-alam sa track record ng isang kandidato. Iwasan daw ang mga kandidatong pabor sa death penalty, sa pagbababa ng edad ng criminal responsibility at iyong mga sunod-sunuran lang. Dapat din daw manindigan ang mga Pilipino laban sa panggigipit sa mga mamamahayag na siyang ginagawa raw ng pamahalaan sa Rappler. Malinaw daw na pananakot ito. Maling-mali rin umano ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat hold the pin ang isang pari at patayin. Paglilinaw ni Bishop Pabilio, hindi kritikal ang simbahan sa administrasyong Duterte. Ang hindi sila sang-ayon ay ang paraan nito ng pamamahala. Paalala ni Bishop sa publiko, huwag ipagbili ang kanilang konsensya. Maris? Victoria, masusundan pa ba itong pagtitipong ito at maduduplicate din ba ito sa iba pang parte ng bansa? Itong Walk for Life, Maris, ay nagsimula noong 2016 at ang gusto nga nila Bishop Broderick Pabilio ay maging taunang event ito. At sa ngayon ay nasusunod naman siya, kaya nga inaasahan din na by February 2020 ay magkakaroon din ng isa pang Walk for Life. Ito ay nagsimula o nagmula dahil doon sa indignation laban sa mga extrajudicial killings na nangyari noong 2016. At inaasahan nga na maging yung ibang mga probinsya, syudad, ay magsasagawa rin ito kung hindi Manila na isagawa pa ito kaninang umaga. Maris? Maraming salamat, Victoria Tulad.